don't lose hope kahit ilang rejections pa yung matanggap natin. Darating din yung job na right para sa atin. Apply lang na apply. Makukuha nyo rin yan. Hello everyone, and we are back for another Asma Success Stories. And here with me is a very beautiful and hardworking mom. Her name is Erika. So Erika, could you introduce yourself and ano ang ginagawa mo before you join Asma? Hi coach, hi guys. So I used to be a marketing officer at a bank and a mom. But I had to leave my job because I need to take care of my daughter. Nagkasakit kasi yung mom ko. So nahirapan siyang bantayan yung daughter ko for the whole day. Then I realized na ang tagal ko palang wala sa bahay. Minsan, overtime, I have to leave early para hindi traffic. Tapos, pauwi traffic pa rin. So ayun, naisip ko na need ko na siguro maghanap ng work na possible na nasa bahay lang ako palagi while helping my husband sa financial namin dito sa bahay. I see. So talagang just like everyone else, no, experiencing traffic, tapos na-experience mo ba bang umuwi ka sa bahay, matutulog ka na lang? Yes, almost every day. Parang uuwi na lang ako para kumain tsaka matulog. Tapos aalis ako, tulog pa rin sila. You know, if I may ask, how many hours ang traveling time mo from your house to office? Siguro, total mga 3.5 to 4.5 hours. Ah, ganyan. Diyos ko, paano mo so, kinaya yun? Doon kayo sa sobrang lakas ng ano mo, no? Ng katawan mo to go through all of that. Sige. So, you wanna have another parang side hustle or other ways of earning income? Paano mo nalaman ng ASVA? I am looking for a online work opportunity kasi in YouTube and in Google. Tapos nakita ko yung mga general BA na job. So browse lang ako for a possible job and what skills do I have to learn to be a BA. Until one day I saw Miss Nikki B's YouTube videos na pwede pala mag BA for Amazon sellers. And then nabanggit niya yung ASVA. And I searched about it and I got inspired by Coach Lish and the other coaches as well. Kaya ako nag-join and I felt na this course will truly guide me. And ang hirap kasi yung hindi mo alam kung saan ka mag-start. Tapos ang galing lang talaga ni Asma kasi meron kang proper journey kung paano mo matututunan lahat. Plus may coach ka pa na ipupush ka niya na palagi at sasabihin niya talaga sa'yo kung mali ka and will encourage you then to move forward in this journey. Oh, ang ganda naman ng testimony na kaagad na yon. So from watching Nikki B's video, mga ilang days ka bago ka nag-enroll? Una, nag-watch ako nung kay Coach Lish. Tapos nag-enroll kasi, kinuha ko kasi yung parang meron siyang free booklet. Okay. Binasa ko siya, na-receive ko siya, binasa ko sa overnight. Tapos may mga videos doon ng mga previous student and coach. Siguro mga 2 days lahat yon, tapos nag-enroll na ako. Uy, ang bilis! Nice! Wait, is that the free ebook are you saying? Yes, the free ebook. Okay, so mga viewers natin nanonood right now, just like, you know, Erika before, nag-download na siya ng success stories, pero dinownload niya yung free ebook. You can actually get it in our description box. Just click the link there and type your name and email. So, very nice naman, Erika. So, I'm curious, where did that confidence then come from na, okay, after 2 days, mag-enroll na ako sa ASVA? Naniniwala kasi ako sa mga true story. Kasi nakikita ko talaga na, tapos nakaka-inspire lang yung before, ganito din yung job niya, ganito din yung mga hassle niya sa life. Tapos ngayon, nagagawa na nila yung gusto nilang gawin na nasa bahay lang, pero may work. Ano siguro kasi talaga, parang tayo, hindi naman tayo nandito or hindi ako magsi-search ng mga tungkol sa general VA kung hindi ko kailangan. Yeah. So, nakita ko kay Amazonation yung kailangan ko na para mag-grow yung self ko. Kaya napa-enroll agad ako. Galing, no? So, kumbaga, naghanap ka din ng living proof that what you're going to enroll has many testimonies and marami na din, you know, success stories. Yes. So,
Let's go naman to the part where you are now officially an ASVA student. How was it? How was the modules? How was the coach and your bachelor? Actually, first kasi nag-enroll ako as advanced kasi nagmamadali na ako nung gustong-gusto ko nang wala pang elite noon nung time na 'yon. Nung nasa advanced, okay naman. Parang may free kung kailan ko siya gagawin ko siya pag free time ko lang. And then after few weeks, parang feeling ko hindi kasi ako nag-move forward. Pero meron kami may community naman nakiki-join naman ako ganyan. Pero gusto ko kasi naniniwala kasi ako sa coach-student relationship. At saka kailangan ko nung magpo-push sa akin talaga. Kaya nung nagkaroon ng elite na opening, nag-enroll agad ako. Tapos, yun nga, mas ano siya, mas bumilis yung process ko, tsaka yung goal ko, as in na-achieve ko siya in 2 months. Kasi ipupush ka nung coach mo na tapusin mo tong assignment mo, may deadline kami. Tapos, tulungan din ng mga classmate, kasi para-parehas kami na kailangan matapos namin siya within. Tapos may groupings pa. So, ano, sobrang nag-enjoy ako kahit na gigising ako ng madaling araw or gagawin ko siya before ako matulog. Nag-enjoy ako in terms of alam ko na may parang may patutunguhan yung ginagawa ko. Tapos meron ka pang classmate, coach, tsaka community na para alam mong pare-parehas kayo ng mindset na to grow, 'di ba? To learn about Amazon. Yan. Kaya ano, sobrang okay talaga. Nice. I feel sa ano mo, sa voice mo, how you love the course, how you appreciate so much, and kita-kita naman sa beautiful face mo ang pinakang success story. Sige. Wait, I'm curious. So, while you were doing the assignments and the classes in ASVA Elite, were you also still connected sa marketing ano niyo, office? As yes. A great officer? Oh! Sabay ko siyang ginagawa. How did you manage your time? Inisip ko talaga na kailangan ko siyang bigyan ng time. Kasi, di ba, pag every weekend, dun yung mga mastermind, ganyan. Pero yung mga assignments, tsaka yung mga panonood ko ng mga videos, e-learnings, ginagawa ko siya before ako matulog. Kasi puyat na ako before, nagpuyat pa ako lalo. Kasi, ano eh, I have to do it for myself. Tapos, kung hindi ko na talaga siya kayang gawin sa gabi, gumigising pa ako ng mas maaga. Or pagdating ko sa office, yun, dun ako nag-lecture, nag-tutorial, yun. Before, ano, habang nag-aantay ng time in, yan, nanonood ako. Tapos, nanonood ka din ba habang like nagko-commute or kung nasa bus ka man? Minsan, nanonood din ako. Talagang parang back as being a student ka, no, ng college, nagre-review habang commute, tapos every chance you get talaga nagre-review pa. And super worth it naman, no? I mean, look at yun right now, diba? Let's go naman sa part na nag-graduate ka na sa ASVA course mo. I mean, with your coaches and bachelors. So, kamusta naman ang paghahanap ng clients? Pagka-graduate ko sa Elite, medyo nahirapan din talaga ako maghanap ng client kasi ang gusto nila, yung mga may experience na. Tapos, parang since may work din ako, part-time lang din yung hinanap ko, ganyan. Sobrang dami kong application sa Upwork, sobrang dami kong application sa online jobs PH, pero sabi nga nila, huwag tayong mawala ng pag-asa, di ba? Apply and forget, submit and forget. Parang forget, forgive and forget, ano yung forget something? Oo, ganyan. So, parang ano lang, sa isip ko, ano ba to? Sobrang dami na bang competition ngayon kasi 'di ba nag-pandemic, ang daming gustong mag-online ganyan. Pero itong first job ko sa Amazon as Amazon VA na na-hire ako kasi galing akong ASVA. Nagulat na lang ako nang ini-interview ako ng HR. Alam niya yung ASVA kahit Amazon Nation yung nakalagay doon sa certificate ko. Sabi niya, "You're from ASVA." Tapos nagulat na lang ako, parang gumaan yung conversation namin, wala na siya masyadong questions. After 2 days, sinabihan niya na ako na mag-start na ako kinabukasan. So, very instant. Wait, so yung client na in-applyan mo, he knows ASVA? Yes, marami silang employee na from ASVA bago ako dumating. So, parang pag
as baka galing, alam na nila na marunong ka na, ganyan. Yan, guys. Yan na, sa mga viewers natin, narinig nyo kay Erika. Actually, mostly mga companies, agencies, di ba? And big brands na sa Amazon, they know actually ASBA or students from Amazon Nation. Kasi may mga, madami na din mga students na nag-graduate are now their employees. And I'm sure napakagaling nila sa loob na nung company nila. Okay? Thank you, Erika, for sharing that. So, as lang din ako, no? So, for our aspiring VAs, ano yung mga strategies mo when you were applied? Dapat before interview, panoorin mo ulit yung anong video ngayon, yung parang atong ko sa pagsagot mo sa interview. Meron kasing ganong, yes, yun, the art of seduction. Yan. Para malaking tulong siya mag-lift ng self-confidence on the interview. At saka as long as alam mo yung basics talaga na natuturo naman talaga sa ASBA, kaya mo sagutin lahat ng questions na ibibigay nila sa'yo. Yes, kumbaga prepared ka at meron kang bala. Yes. Okay, so I'm sure some of you viewers right now are wondering, ano na kayang, how much na kaya ang kinikita ni Erika? Erika, so is it okay for our aspiring VAs that are watching, could you share to us your salary or salary range? I can share the exact numbers, pero times 3 na from yung sahod ko ngayon mula nung marketing officer ako sa bank. So, bank. Yes. Pas, sobrang happy, nasa bahay ka lang, pero ang laki na nung income. Ayan. So, for mga employees na nag-work sa bank, alam nyo na, i-times 2 nyo na ang salary nyo at yun ang sweldo ni Erika. Ayan. So, Erika, if I may ask, what's the ultimate advice naman mabibigay mo sa mga aspiring ASBA students or yung may self-doubt pa? Ano yung parang advice mo sa kanila? Siguro ano lang, tatlong advice. I have 3 advices. So, first, in general, don't lose hope kahit ilang rejections pa yung matanggap natin. Darating din yung job na right para sa atin. Apply lang na apply. Makukuha nyo rin yan. Maraming ano niya, living proof niyan dito. And then, second naman is for the moms or working moms like me, I know it's hard to study ng modules and gumawa ng assignments while need mo maglinis ng bahay, mag-alaga ng baby, and yung sasabi mo pa sa current work mo, you just have to be committed on this journey. Bigyan nyo siya ng time. Kung hindi mo kaya sa gabi, try mo gumising ng early in the morning. Then, kapag nakuha mo na yung job na gusto mo, you will realize that all of your efforts are worth it. And third naman, para sa mga may current corporate jobs dyan, but you are afraid to switch or change your career, huwag kayo matakot. Don't be afraid on changes. I have a corporate job din before and natakot din ako nouna to change career kasi sayang eh. But if you are really determined and you always think bakit mo to ginagawa, yung, di ba, yung power of why, nothing can stop you from doing it. Kahit anong challenge pa yan, tapang, tiyaga, at saka tiwala lang kay Lord yung kailangan natin. Ayan, ang ganda naman ng words of wisdom ni Erika. So talagang, you know, stepping on a big leap talaga and nag-take ka ng risk, di ba? Ang tagal mo sa banko, ang tagal mo sa corporate, but it's all worth it and kitang-kita naman on based on your results. And I'm sure your family's lives has changed as well, di ba? Yes. Okay. So, thank you so much, Erika. So, last question. Anong pinakang rewarding naman na experience that you have with becoming an Amazon VA? Yung more time sa family, especially dun sa daughter ko, parang yun kasi talaga yung pinaka-goal ko. And then, yung naaalagaan ko na yung daughter ko, ako na mismo, kasi sobrang hands-on mom na ako, nakakatulong pa ako sa husband ko dito sa gastos namin sa bahay. Mm-hmm. So, parang kumbaga tulungan kayo within your family and financially wise talaga. Okay? Yes. Again, thank you so much, Erika, for, again, you know,
inspiring us truly with your success stories. I'm sure yung mga people na nag-work sa corporate and moms who wants to spend time with their family at the same time earning more than they did before. So, again, before I let you go, Erika, I want to ask, are you a proud member of ASVA? Of course. Okay, thank you so much, Erika, and thank you, viewers. See you in our next ASVA Success Stories. Bye. Thank you. Hi guys, thank you so much for watching until the end of this video. And if you want to watch more videos like this, don't forget to like, comment, and subscribe. Hit the notification button here on our YouTube, and also follow our pages on Facebook, Instagram, TikTok. It's Amazon Nation PH, and connect with us on LinkedIn. See you! We'll be right back.